What's up mga daddies? At welcome back po ulit sa aming YouTube channel. And for today's video mga daddies ay pag-usapan natin yung latest update regarding sa Universal Social Pension. Magandang balita po ito mga daddies dahil suportado at aprobado na to ng DSWD. Pero bago yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, eh, don't forget to click, subscribe, hit na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po ng ating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, umpisa na natin. So yun na nga mga daddies, matapos mabigong hadlangan ang kapulungan ng mga kinatawan ang panukalang universal pension para sa mga senior citizen ay muling itinulak sa Senado. Sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development noong Martes, binanggit ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanez ang mga hadlang sa budget bilang dahilan kung bakit nagpasa ang Kamara ng panukalang batas na nagtataas ng buwan ng social pension mula sa 500 pesos hanggang sa 1,000 pesos. Ngunit para lamang sa mga mahihirap na matatanda. Sinabi din ng Grupong Aksyon sa Pension or ACAP Coalition na hindi ito sapat. Idinagdag na may utang pa ang gobyerno sa mga matatanda dahil sa mga lapses na pagpapatupad ng Expanded Senior Citizens Act. Ang kasunduan natin noong unang inimplement ito ay every now and then i-review natin at i-upgrade. Wala pong upgrading na nangyari kaya po may utang po kayo sa amin, so wag po ninyo kaming bigyan ng 1,000 pesos. Ang kailangan po natin kung maaari ay 1,500, although alam nating lahat na hindi ito sapat para sa pangangailangan ng senior citizen. Dagdag pa niya. Gayun din ang ginawa ng Senior Citizen Sectoral Council ng National Anti-Poverty Commission. Tinatantya nito na humigit kumulang 180 billion ang kailangang ilaan taon-taon upang makapagbigay ng 1,500 buwan ng pensyon para sa mga 10 milyong senior citizen. Sa pagbanggit sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni Senator Joel Villanueva na mayroong 12 milyong individual na may edad 60 pataas sa bansa. Sa ilalim ng iminumong kahinglingap para kay Lola at Lolo Act ni Senator Risa Ontiveros, lahat ng may edad 65 pataas ay dapat maging karapat-dapat para sa social pension, anuman ang katayuan ng sosyo-ekonomiko. Sa position paper nga nito, tinukoy ng NAPC ang mga posibleng pinagmumulan ng pagpopondo. Kabilang ang Social Pension Fund mula sa General Appropriation Act, hindi nagamit na pondo ng Department of Social Welfare and Development at bahagi ng mga local government units mula sa mga kita ng Estado, bukod sa iba pa. Ayon nga kay NAPC Sectoral Representative Salvacion Basiano, ang halaga ay malaki. Oo, ngunit abot kaya. At sa makatuwid, ang programa ay magagawa. Sinabi naman ng Department of Finance and Budget na kailangan nila ng higit pang data upang matukoy ang eksaktong budget para sa isang universal pension program. Ayon sa Department of Finance, ang pagdodoble ng stipend para sa mga senior citizen na may mababang kita lamang ay nangangailangan ng karagdagang 22.7 billion. Sa halip na taasan ng social pension, inirekomenda ng DOF ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo na dapat pasanin ng mga LGU. Suportado naman ng DSWD ang iminungkahing universal pension ayon sa ipinaabot ng National Focal Person of Social Pension nito na si Annalisa Salud. So yun mga daddy, sa magandang balita po yan para sa mga senior citizen natin na nag-aabang at nag-aantay ng estado ng Universal Social Pension, lalong-lalo na yung mga SS at GSIS pensioners natin. Dahil ngayon nga sa kasalukuyan ay umaandar na ang estado nito sa Senado, na kung saan nga ay maraming mga mambabatas ang sumusuporta sa Universal Social Pension. Isa na nga din dito ay ang DSWD na isa sa mga hindi sumasang-ayon noon sa batas na ito. So, yun lang po mga daddies, yun lang po for today. I hope na napagbigay ako ng konting tips and ideas regarding sa latest update regarding sa Universal Social Pension. So yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and comment po, and don't forget to click, subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po ng ating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.